Hi mga cake ibigan! So ngayon, another customized cake na naman ang ating gagawin. So ang theme natin ay Moana themed cake. So wala namang specific na design na sinabi si client. Basta sabi niya lang may balsa, tapos nandun sila Moana, tapos si Maui. So ayun, dahil nga may balsa, so color blue yung ating cake kasi nasa dagat. So dahil nga lalagyan natin ng sand, kunwaring sand ang ating cake, dapat lagyan natin ng glucose para hindi mag kalat-kalat yung ating sand. So, crushed biscuits lang naman yung ating buhangin. So, ayan, nilalagay na nga natin yung ating crushed biscuits para meron tayong sand effect sa ating cake. Pinalibot ko lang dyan sa may bandang harapan lang ng cake. Ayan. And dito rin sa bandang tuktok ng ating cake kasi lalagyan naman natin yan ng mga printed toppers na halaman at saka puno. Itong ating Moana cake nga, wala namang binigay na specific design talaga si client na gagayahin natin. Basta sabi niya, bahala na ako. Ang nasabi niya lang yun, dapat may balsa, tas nandun si Moana at saka si Maui. So ayun, nag-research ako. Wala rin ako masyadong makita na pwede kong gayahin. So ayan, nag-isip na lang ako ng kung ano-ano na lang na pwede natin i-design. May halaman, may puno, printed toppers lang. Tapos ang gagawin natin, balsa, yun yung edible. Saka yung mga flowers, mamaya na ilalagay natin. And yan, yung mga seaweeds, yung basa yung halaman sa dagat. Ayan, edible yan, fondant, and other fondant details pa na makikita sa dagat. Like starfish, shells, yun yung mga yun. Nakakatuwa nga kasi itong client ko dito, kaibigan namin siya. So, wala siya dito sa lugar namin. Nasa Davao siya. Ibiruin mo yun. Nasa Davao, nakapag-order pa sa akin. Gagawin lang, i-deliver lang namin to sa kanilang bahay. Sa tito, bahay ng tito niya. So, regalo niya ito sa kanyang tito at sa kanyang pamang. And syempre, dahil kaibigan, syempre, mas lesser yung aking pricing sa kanya. Pero, kakaiba itong client ko na to, itong kaibigan namin na to. Ayaw niya, sabi niya, hindi, business is business, Ate Che, sabi niya sa akin. Tapos, nagbigay pa siya ng dagdag. So, nakakatuwa. Natouch talaga ako kasi ang laki ng ano niya, ng tip niya sa akin. So, kaya talagang binonggahan ko yung cake niya. So, para naman sulit yung tip na binigay niya, diba? So, thank you, pal. Colorful kasi si Moana kapag ka gantong cake, dapat talaga makulay. Kaya yan, mapapansin nyo talagang colorful ang ating mga details. So, ayan, nilagay na natin ang ating edible balsa. Tapos, yung printed Maui natin at si Moana. Printed lang. Ay, isang manok. Ewan ko, hindi ko kilala yung manok na yan. So, ayan. Lagay na rin natin yung mga edible flowers. And dapat colorful flowers din. So, ayan nga, nagkamali nga ako dyan kasi nilagay ko yung mga bulaklak sa harapan na rin ng balsa. So, parang sabi ko, ang pangit, masyado ng crowded yung ating balsa. Hindi na napansin yung magandang balsa natin, diba? So, ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko ulit yung mga bulaklak. Tapos, ililipat ko sila dun sa bandang likod or kaya dyan sa gilid-gilid. Kasi nga, sayang naman yung balsa, hindi masyadong makikita. Hindi kasi sila mapapansin na nakasakay sila sa balsa. Eh, yun yung gusto ni client, dapat may balsa daw. So, dapat talaga kita yung balsa, diba, sa ating cake design. Kaya, ito na ang ating final touch ng ating cake, Moana cake. At sobrang natuwa naman siya sa aking nagawang cake para sa kanyang tito and kanyang pamangkin. So, yun lang for today's video. Thank you for watching. Babush!